Hello guys, kumusta? So ngayong araw meron tayong isang malupit na project para sa mga lumang motor natin or yung mga two-stroke natin na walang starter. Kahit anong motor, kaya yan. Pero dito sa akin, ilalagay ko siya sa DT125 para magamit ko siya sa trail. So ang project natin ngayon, maglalagay tayo ng electric start sa DT125 natin. Ito, meron akong lumang engine dito. So guys, para malagyan natin ng starter itong DT125, ang gagamitin nating system ay yung sa Honda, yung ACG starter or yung alternating current generator. Ayan. Ito yung noiseless na starting system ng Honda sa mga scooter nila, yung Honda Click, 125, 150, PCX, ADB, Honda Beat. Ayan. Sa Yamaha meron na din yan, yung Aerox, NMAX. At yung iba pang mga bagong scooter ngayon na meron ng noiseless na starter. Bale, yung mismong magneto na yung magiging starter motor. So para maumpisahan natin yung project electric start natin, bumili na ako ng bagong magneto ng Honda Click 150 at bagong stator ng Honda Click 150 rin. Pang B1 lang to. So yung B1 medyo mura, yung B2 napakamahal na. Kaya itong magneto ng Click 150 yung binili ko kasi ito na yung pinakamabigat sa lahat. 1,000 grams or halos 1 kilo to. Medyo malapit dun sa 1.4 kilograms na magneto na nakalagay sa DT125 ko ngayon na yan. Kasi meron akong tinesting na una yung magneto ng Honda Beat. Masyadong magaan. 800 grams lang siya. Tapos ito rin yung stator ng Honda Click 150. Ayan. Meron na tong hall sensor. Pinutol ko na yung sabitan kasi tinesting ko na siya dun sa crankcase ni DT. Okay, kaya ito namang pang Click 150 itong ginamit ko kasi mas malakas ang starting power nito, yung torque nito kesa sa starter ng Honda Beat. Ayan. Ang iniisip ko, kapag ginamit ko yung starter ng Honda Beat na pang 110cc lang, baka hindi niya kayang paikutin yung DT125 kapag nakalagay na yung spark plug. Pero yung mga 2-stroke hindi naman gaanong kalakasan yung compression. Ito, brand new rin tong binili sa Shopee lang. Ayan, mura lang din to, pang B1. Itong magneto, kinalawang na agad, di ko pa ginamit. Ayan, mabilis pala talagang kalawangin yung mga magneto ng scooter. Ayan, di pa to nagamit, kinalawang na. Para mapaandar yung ACG, kailangan din natin ng ECU guys. Kaya kailangan natin yung ECU kasi nandito yung controller ng ACG at yung rectifier, yung charging. Bale, gagamitin ko lang siya para sa controller at charging, hindi para sa ignition. Ayan. Kasi kapag ginamit mo yung ignition, kailangan mo na naman yung mga sensor, yung throttle position sensor, yung ECT. Ayan, maraming sensor, kailangan mo ulit ng fuel pump kapag ginawa mong FI yung motor mo. So sa ngayon, hindi ko muna to gagamitin, yung ignition function, yung charging at yung starter controller muna yung gagamitin natin. Ayan, baka sa mga future projects natin gagawa ulit tayo ng FI na 2-stroke. So nandito pa rin yung hall sensor kasi kailangan to ng controller natin para umikot yung starter. So kailangan to ng starter para umikot siya. Ayan, para siyang 3-phase na motor. Ayan, meron siyang tatlong wire. So ayan guys, di nyo naman kailangan bumili ng brand new na parts kung gusto nyong gawin to sa motor nyo. Ayan. Sa akin lang kasi wala akong makitang nagpa-parts out ng Click 150. Madalang lang. Puro Click 125 lahat. Pero yung Click 125 siguro pwede na yon. So kailangan mo rin yung wiring harness. Meron na ako nun. Guys, ito yung wiring harness ng Honda Beat. So kailangan natin to. Sa ngayon, buo pa siya, no? Pero hindi naman natin kailangan lahat yan. Yung wiring lang ng ECU natin at yung starter. Pati itong mga relay. Ayan. Mas maganda kung kumpleto na yung mga relay. Kasi dalawang part yan. May dalawang part tong harness na to.
Ito yung harness nung para sa starter natin at sa charging. Tapos meron tayong main harness eh. Dito nakalagay yung ECU at yung mga socket ng mga sensor ng Honda Beat FI. So itong harness na to, nabili ko lang to ng second hand sa Facebook Marketplace. Ayan, kaya medyo marumi. Pati itong ECU, nabili ko lang to ng second hand. Ayan, pang version 2 siya. Honda Beat na version 2. Kapag ready na tayong ilagay yung starter, tatanggalin na natin yung mga hindi natin kailangan sa harness na to. Ayan. Tapos binili ko na rin yung stator plate. Ayan. Surplus lang din. So guys, ito yung crankcase ng DT natin. So sa paglagay nito, isa sa magiging problema natin ay yung space. Ayan. Kasi yung magneto ng click ay malaki. Ayan. Malaki yan. Yung ACJ magneto, malalaki yan. Halos same ng manufacturer yan. Ito Mitsuba yata. Halos same ng laki yung mga yan. Nagkakaiba lang dito sa may, ano, yung lapad. Ang diameter nito, click 150. Halos click 150, click 125, PCX, ADV, Honda Beat. Pare-pareho lang yung diameter niyan. Na-testing ko na. Ayan. Ang diameter niya is 128 mm. Tapos ang lapad 42 mm. Ayan, 42. Click 125 is 35, mga ganyan. Tapos yung Honda Beat is 30 mm ang lapad. Itong magneto, kasya naman siya dito sa taper ng segunyal ng DT. Ayan. Halos match naman kung ilalagay. Diba? Walang galaw. Pero ang problema, walang space. Walang space sa likod. Kung napansin nyo, halos wala ng space. Ayan na, halos nakadikit na, no? So, ang problema lang dyan, kapag sobrang dikit, yung stator natin, hindi siya magkakasya dito sa loob. Tapos, yung mga wire, walang lalabasan doon. Kasi, malalaki ang wire nito, guys. Ang balak kong gawin ay ilayo ang magneto ng ganyan para magka-space dun sa likod at mag-align yung stator ng tama dito sa mga magnets. Ayan, kapag nakadikit yung magneto, ayan, susukatan natin 94 mm. Ayan, 94. Ngayon guys, ang plano ko ay ilayo siya ng hanggang umabot ng 103 or 104 mm. Ayan, ganyan. So ayun guys, para matest ko yung plano ko, ayan, nagprint ako ng bushing sa 3D printer. Ganito yung papagawa natin sa machine shop. Retaper. Tapos try natin siyang ipasok ulit. Ayan, napakalayo na nya. Ayan guys, nakalagay na yung bushing. Napakalayo na niya ngayon. Makukuha na natin yung target na 103 to 104 mm. Ayan. So ngayon naman guys, ang next na problema natin ay yung stator. So dapat mailagay natin siya dito. Bali yung angle ng CKP sensor. Ayan. Dahil di ko naman siya gagamitin, kahit anong angle naman yan, pwede. So, para mailagay yung stator naman guys, ayan, bumili ako ng aluminum plate sa Shopee. Mura lang to, 400, malaki na. So, ayan, papagawa tayo ng plate. Ayan, papamachine shop ko siya. Papabilog ko. Tapos, ipapaputol ko din itong stock na plate ng Honda Click. Ayan. Papaputol natin dito. Tapos ang ipapa-welding ko na lang siya. Ayan, we-weldingin na lang. Kapag naputol na lahat yan. At babawasan yung kapal nitong plate. So, para matest tong idea na to, syempre nag-print ulit ako ng 3D part
sa 3D printer ko, ano, at ito yun. Ayan, ayan yung dimension. Nasa yung ang bilog nito is, ayan, ang bilog niya is 120 mm, tapos ang kapal 5 mm, tapos ang taas ng stator mount ay 7.5 mm. Ayan. Bali lahat-lahat ay 12.5 mm yung taas. Ayan. So guys, bali ilulubog ko ng konti yung CKP sensor natin. Ayan. Kasi matangkad masyado yun eh. Kaya ito nakakat siya dito. So ilagay na natin to. Tapos meron din silang cut sa gilid para pasukan ng wire. So naglagay ako ng 4 na butas para matesting ko lahat yung angle kung saan siya pinakamagandang ilagay. Itong lagayan ng tornilyo, ayan, pinrin ko siya para tumanggap ng flathead bolts. Ayan. Ayan, para mas marami pa rin space sa likod. Install na natin. Bali ganyan. Okay. So siyempre sinakto ko rin pati yung mga butas. Ayan, naka-thread na yan para tanggapin itong stator. Tinanggal ko lang yung clip ng wire dito sa likod. Ngayon pwede na natin siyang i-test fit. Okay. Paikutin lang muna natin yung mga wire para hindi nakakalat. Okay. So ayan guys, kasya naman siya. Saktong sakto lang yung space para sa mga wire sa likod para hindi tumama sa magneto natin. So ngayon ilagay na natin itong magneto pati yung sa may ginawa kong spacer. So, ayan. So, ayan guys, ngayon punta na tayo ng machine shop. Meron na rin tayong mga sample para hindi na ako mahirapan mag-explain sa nagma-machine shop, ano. Ayan. Tapos yung magneto cover, yung crankcase cover dito. Tsaka na natin problemahin 'yon kapag na-ice na natin 'to. Okay guys, galing na ako sa machine shop, naka-uwi na tayo, ano. Medyo nahirapan. So, una sa lahat, ito yung magneto natin. Ayan. Bale, itong sa gitna, ito yung sa may stock na magneto at pinatanggal ko. Tapos, nilagay nila dito sa bagong magneto. Ayan. So, gawa ito ng DW Machine Shop sa Magalang, Pampanga. Napakalupit, magaling. At walang gewang. Ayan. So hindi pa to final design kasi gusto ko pa siyang lagyan ng 3 pang bolts. Pwede rin lagyan ng ulit ng rivets. Kaso ipipress pa yun. Medyo risky yung pagpress. Baka gumewang ulit kung hindi alam nung gagawa. Kung hindi siya kagalingan, ano. Medyo hindi lang nakuha yung 104 mm na target natin, pero nasa 102.5 na siya. Pwede na yon. Naka-offset lang ng konti sa magnet yung stator. Pero okay na yon. Hindi na masama. Ito naman yung stator plate natin. Ang stator plate natin, nasunod naman yung gusto ko, ano, na i-weld natin dito.
Kasi kung magpapagawa ka siguro ng CNC na ganito, medyo mahal. Kaya, ayan, weld na lang. So, hindi pa ito tapos. Kasi kailangan pang hukayin yung lagayan ng hole sensor natin dito sa part na to para mailagay yung stator. Sa ngayon, hindi ko pa siya mailagay kasi sa gabal pa ito eh. Wala pang hukay. Kasi ito, may hukay na to. Ito, sample natin, no? Pero hindi natin hahatiin dito sa gitna. Dito lang naman. So, ngayon, magtrabaho na tayo dito sa stator plate. Okay, ito yung stator natin. Hindi ko pa siya maisagad all the way. Ayan. Tulad nung sinabi ko, kailangan pa siyang bawasan dito. Okay, gamit tayo ng Dremel. Ngayon, gagawan ko ng slot yung wires natin dito. So, grind ulit. Okay, ito na yung plate natin. Nabawasan ko na. So, pwede na natin testingin yung stator. Makapal ang wire nito kaya medyo mahirap ilagay. Pero kaya naman. Okay. Okay. Ayan, mukhang sakto na. Nice, naglapat na siya. Yan. Okay. Dito yung mga wires natin dun sa kinat natin. Ayan. Ayan, malayo din yung mga terminal, hindi nakadikit. Okay, okay na to. Lagay na natin siya sa crankcase. Ayan, meron na rin akong bolt para sa crankcase natin. Okay, bali yung hole sensor natin. Dito ko siya itinutok. Okay. Ngayon, try natin tong magneto. Medyo may galaw itong crankshaft kasi wala yung kabilang part ng crankshaft. Isang bearing lang yung humahawak. Pero kapag nilagay natin dun sa engine ni DT, wala na sigurong gewang yan or sayad. Pero dito pa lang wala na sayad. Sakto. Okay, ano, ganda na. So, ang magiging malaking problema ngayon, saan ko ilalagay yung pulser? Masikip. So, yung hole sensor kasi digital signal siya, di siya tatanggapin ng CDI ko na ilalagay dito. Pero malapit na tayong matapos.
Okay guys, ngayon pwede na natin siyang testingin sa DT125 ko. Ayan. Marumi lang yung DT kasi nag-drill kami kahapon sa bataan. Okay. Try natin kung kaya niyang paikutin itong DT125. Okay. Okay guys, ayan na. Wala namang sumasayad, no? Okay, para sa wiring naman, kailangan na natin yung ECU ng Honda Beat, itong ginamit ko, di ba? Kailangan na rin natin yung harness. So, okay, ito muna ang sub harness sa ECU. So, ito yung sa may itong wire na ito, ito yung sa may starter controller at pati yung charging. Nandito na yan, pati yung rectifier, nasa loob na rin yan. Tapos itong sub harness, i-connect pa to sa main harness. So hindi ka naman magkakamali sa connection dito kasi hindi naman magkakapareho yung mga socket nito. So dahil hindi magkapareho yung socket ng click 150 stator sa may harness ng Honda Beat, ito yan. Hindi sila magkapareho. Tatanggalin muna natin yan. Removable naman yan eh. Okay. Tapos tutusukin lang sa loob yung mga terminal para mabunot. Nabunot ko na sila. Kukonek muna pala natin itong ECU. Ayan. Pwede na natin i-connect itong stator natin. Ayan. Normal rotation muna. Yung stock rotation. Kasi diba nasa kabilang side, nasa right side yung stator ng Honda Click. So kapag inilagay mo dito sa DT na nasa left side, baliktad yung ikot. Pero kaya naman ibaliktad yan. So ngayon, normal rotation muna. Ano? Clockwise rotation. So kailangan din natin yung connection ng hall sensor, ito yon sa may stator, ito naman yung sa may main harness. Okay, so meron akong wiring diagram ng starting system ng Honda Beat FI, kaya hindi tayo mahirapan sa wiring. So dito muna tayo sa ignition switch, ayan, red, black, tsaka black. So, ito yan. Tapos, itong sa may side stand switch, ito yan guys. Green with white line, tsaka yung pure green na wire. So, i-jumper ko lang ulit yan, tulad dun sa main switch. Okay, ngayon dito tayo sa may starter switch at yung brake switch. So, sa may starter switch, itong yellow with green stripe na wire at itong green na may yellow stripe na wire. Ayan, jumper ko lang yan. So, kapag itong jumper wire natin, kinonek ko dito sa may brake switch, mag-i-start na dapat yan. So, ngayon lalagay na natin yung battery. So wala pa akong battery ni Click. Ito muna ang battery ni DT na medyo lower capacity di tulad ng Honda Click. Pero aandar naman yan. Baka medyo mahina lang. Di ko sure.
Okay, connect na natin tong battery. Inunplug ko muna pala yung sa may ignition switch, yung jumper. Mamaya na. Baka magputukan yung mga fuse natin kapag may mali eh. Tapos, isasama ko tong mga ground dito sa may negative. So ayan guys, connected na tayo. Mangyayari, kapag ginamp ko to, magkiklik na yung relay agad. Okay. So kapag dinugtong kong wire na to, dapat umikot tong starter. Tignan natin. Nice! Mahina, ano? Sa tingin ko, mahina yung battery natin. Ayun. Pwede, pwede. So, ayan guys, no, naikot naman. Kaso, mukhang mahina yung battery natin. Kaya, hirap. Okay, guys, naalala ko meron pala akong Mio Sporty. Ayan, mas malaki yung battery. Ayan. So, ito, try natin. Okay, nailagay ko na yung battery ng Mio. Okay, test. Number 2. Yun, ang lakas. Yun, kayang-kaya. Napakalakas ng umikot. Pabaliktad lang yung ikot. Nice, nice. So, battery lang yung problema natin pero kayang-kayang paikutin itong DT 2-stroke. Kasi itong mga 2-stroke, di naman kalakasan yung compression. At tapos, wala pa silang decompression. Di tulad ng mga 4-stroke na may decompression lever. So, pero kaya naman. Tignan nyo. May nakalagay pang spark plug niya na. Diba? Napakalakas ng starter. Walang hesitation. Ikot agad. So, itong sa may Honda Click, meron yan swing back. Kaya, may una, aatras muna yan, tapos, kukuha lang siya ng buwelo para ikutin. Kaya kung mapapansin nyo, minsan, umaatras ng konti. Ayun, diba? Umatras siya. So, ang tawag doon, swing back. Sarap pakinggan, ah. Sarap tignan. So, ayan guys. So, pati yung battery, kailangan din natin i-upgrade yan. Napakalakas naman pala. So, ayan guys, no, umiikot naman at napakalakas kahit, may, kahit nakalagay yung spark plug. So, bibitinin ko muna kayo kasi wala pa tayong ibang parts. Wala pa yung in-order kong pulser na mukhang kasya dito pero di pa rin ako sigurado. So, experiment pa lang to kaya hindi pa tayo sigurado sa mga pyesa na ilalagay. Pero, mukhang magtatagumpay naman, ano? So, hanggang dito muna tong video na to guys. At, kita-kita sa susunod na vlog.